If you are new to my channel, please do me a big favor. Please subscribe and hit the bell button found at the lower right of this video screen. Thank you in advance and bless you! Magandang buhay po sa inyong lahat. Right now po ay nandito po ako ngayon sa Sabella by My City Homes located at Panungyanan, General Trias-Amadeo. Nasa boundary po ito ng Amadeo Road at Tagaytay Road. Kaya kung climate ang pag-uusapan at ganda ng scenery at location, super nice po dito. Tagaytay breeze. Even tirik na tirik ang araw, ang lamig pa din ng klima dito. Sabella is an eco-friendly village, so if you are tired of noise and busy life in the city, you will surely enjoy and love living in Sabella. Sabella is a well-planned development, features a 3-hectare eco-farm. This detailed planned community is owned by My City Homes. Sabella is a 47-hectare subdivision situated in the heart of Cavite. This project is a masterpiece of expert architect and urban planner Felino Jun PALAFOX Jr. The village introduces 2 house designs which are both 2-story, named as Idea Townhomes and Callista Single Attached. Both po yun pag tinurn over sa homeowner, complete finish na po yun. So meaning to say may tiles na po ito, may mga partitions na, and maganda na talaga. As in, sarili at family mo na lang po ang dadalhin mo sa bahay at syempre, pati gamit ka din po. Aside from the 2 captivating home models that you can choose from, one of the highlights of this subdivision is the 3-hectare eco farm with a remarkable man-made pond where the resident can have boating and fishing with their families. Sabella Village is a stylish and urban residential space. The area consists of lots and homes that will ensure complete privacy. Ang ganda dito, as in ang ganda talaga. Impressive yung community, malinis, maganda, malalaking street. Especially kahit yung mga blocks lang, ang lalaki ng streets nila. And sa totoo lang, nasa mid-range lang siya kung ilalevel sa mga subdivisions na makikita ninyo sa Manila. Pero yung presentation ng community and the subdivision is actually pang high-end. Wala na siya dun sa mid, for me ha, wala na siya sa mid-range. Nandun na siya between ng mid-range to high-end. Sa amenities naman, as you can see, maganda talaga. Actually, inuna nilang itay yung amenities bago yung mga residential. Kaya ngayon, yung makukumpleto na tong subdivision, kumpleto na talaga kasi may amenities na. Unlike sa ibang subdivision, uunahin muna yung mga bahay, yung residential before the amenities. Ito, nauna na yung amenities. Kaya talagang mas impressive and mas makikita ninyo yung kagandahan nung subdivision once tapos na. Lalo na ngayon, paubos na siya at complete. By the way, ito pinapakita ko sa inyong map is actually yung map ng eco farm yung 3 hectare na open space namin. So you can see ito yung mapa niya para makita niyo lang kung ano yung mga meron dun sa eco farm namin aside from the lagoon or the man-made pond. Ayun, so we have the farm, we have the green area, we have the green parks and picnic ground. Ayun, so basahin niyo na lang po. We already have a community garden na where residents can plant vegetables, flowering plants, herbs, and other crops. Also, here in Sabella, magkakaroon po dito ng mini zip line, trampoline, and rock climbing facilities and other outdoor activities for those who want weekend adventure right in the comfort of their home. Diba, grabe? Just wow, grabe. And ayun, so itong mga activities na to will keep your kids more active during spare time. Diba? Kasi alam naman natin itong generation na to, ang mga bata ngayon is majority sedentary lifestyle, which is alam na natin ang generation ng kids ngayon is glued sa gadget. So, moreover, yung subdivision natin ay done na ang clubhouse, diba? Nakita naman na natin. Meron tayong children playground, adult pool, kiddie pool, lap pool, may jogging path and walking paths. We have landscape gardens, meditation garden, may spa. In every phase, 24/7 ng security, there are also roving guards at super daming CCTV. Napansin ko yung nag-ano kami, yung nag-site tour. Kasi ito, ipapakita ko rin sa inyo yung site tour dito. Isa-site tour ko kayo dito. Majority of the block na meron ng nakatira, meron ng CCTV. Diba? Grabe. So, hindi natin iisipin yung security and yung monitoring ng subdivision.
By the way po, itong nakabakod na to, itong iniikot ko ngayon is actually yung Kawayan Eco Farm. So, nandito po yung ano, man-made pond na, ano, na we can do boating and fishing. I know po na talagang nakaka-impress na po yung subdivision from the, ano, from the, number one, from the community, the amenities, and the two model units na pwede nyo pong mapagpilian. Pero, as I can advise, kasi po, majority of my buyers are all OFW, and ayun po, and ngayon po, alam ko naman na wala kayo sa Pilipinas ngayon. You can do your research. You can check the address of the subdivision sa Google Map para at least makita ninyo kung gaano po siya ka-accessible sa mga necessity. Kasi we are just 8 kilometers po or 7 to 8 kilometers away from the dun sa pinaka-downtown ng ano po, ng General Trias where nandoon yung mga SM, Pure Gold, Wet and Dry Market, schools and hospital. And ayun po, as you can see rin naman na along highway lang yung subdivision, pero mas best pa rin yung makikita ninyo sa Google Map kung ano po yung ina-expect natin sa subdivision natin. Ayun, so I will just make a community tour. And yung travel time po natin pag tayo ay galing sa PITX or NAIA Airport is around 1 hour and 30 minutes. That is through Cavitex Expressway. We have two options kasi. We can, pwede po tayong dumaan sa Cavitex, pwede rin sa Emilio Aguinaldo Road. Pero mas accessible and for me, mas mabilis ang travel time pag Cavitex. Ayun. So by the way, itong pinapakita ko po sa inyo ngayon is yung unit ng aking client. Kasi nakisuyo and I want to give him an update kung kamusta na yung corner lot niya dito na Callista. So itong pinapakita ko sa inyo ngayon is the Callista single attach. By the way po, hello po sir Sir Ramil, ito na po yung inyong unit. So this is your corner lot and tapos na po siya. So yan yung mga tinuturo-turo ko pong yan. Yan po yung hatian ng lot ninyo doon sa katabi ninyong unit. By the way po, Callista single is attach is a 100 square meter po yung regular lot and the floor area is 81 square meter but this is a corner lot po. So, umabot na si sir ng around 168 square meter po ito. So, malaki talaga siya. So, ang turnover po ng Callista single attach, actually complete finish na to as in wala ka nang gagawin. Lilipatan mo na lang siya. So, meron na po siyang ceramic tiles sa ground floor and sa second floor, meron na po itong vinyl tiles. Meron po itong 4 bedrooms, may 2 toilet and bath with provision for 1 to 2 car garage for 100 square meter and meron ka ng dirty kitchen sa likod. So ilibot ko lang po kayo sa exterior ng bahay. At least you would see kung anong ina-expect natin pag kalista po yung inyong ni-reserve. So ayun po. So this is a 4 bedrooms again. Then lahat ng makikita ninyo dito is the actual turnover. Pasensya na po kayo kung marami pang debris and actually sa loob makalat pa po yung unit kasi nga po ongoing pa yung construction. So ayun po, this is available through bank financing, Pag-IBIG financing and national homes. Ayun po. So kung kayo, yung ibang client ko kasi they are asking paano kung blacklisted o hindi na pwedeng mag-loan sa Pag-IBIG or blacklisted kay bank o hindi na pwedeng mag-loan ng housing kay bank. Yung other option natin is national homes. Ayun. So, let's go inside so you would have the idea kung anong itsura po niya pag na-turn over. Actually, Callista is, ang ganda ng floor plan. As you can see po, ang dali niyang ayusan. Half of it can be your living area and half of it can be your dining and kitchen area. Kagandahan pa kasi sa likod, di ba po? You see, meron po siyang provision for dirty kitchen. So, if you don't like na nandito yung kitchen niyo sa loob, pwede niyong extend yung likod para doon na po yung inyong kitchen and the provision for your laundry area kasi malaki naman yung bahay. By the way po, ang pagkakagawa ng bahay is jack built. So everything is a concrete solid. Concrete is a solid concrete po. So lahat yan slab and buhos. So ayun po. By the way po, kung OFW po kayo at wala sa Pilipinas and wanted to reserve your unit here in Sabella, all you need to do is magtalaga lamang po kayo ng inyong immediate relative na siyang ititripping namin at pipirma in behalf ninyo sa pagkuha ng bahay. Ayun po, so by the way po, the total contract price ng unit po ngayon, today po is January, tama? January 12, 2023. Kasi nagre-re-upload po ako ng video. Baka po kasi ma-re-upload ko to at hindi na-updated yung price sa time na i-re-upload ko. Right now po, ang total contract price po ng unit natin is around 4.5 to 4.6.
4.6 po siya pag nandun po kayo sa main block and 4.5 pag nandun kayo sa inner block. Ayun po. So, may difference din po ha pag corner lot yung kukunin ninyo. Corner lot, usually, the price is around 5 million up to 8 million po. Depende sa laki ng lote. Ayun po. So, ayun, ilibot ko lang po kayo. Ang turnover po nito, yung may room sa baba, then may isang toilet and bath sa baba. May grills na po sa baba and meron na rin screen window. Yun po yung kagandahan. So, as, di ba po, as in talaga halos na nakipapagawa. Siguro, gate na lang. And even wala pa siyang gate, pwede nyo na siyang lipatan. Or even nagpapagawa kayo ng gate, pwede nyo na siyang lipatan. Ayun po. So, perfect to sa mga OFW family, especially si Javi or si husband nasa ibang bansa at ang naiiwan lang sa Pilipinas is si wife and kids. Ito po yung isa sa mga perfect na option para dun sa pamilya ninyong naiiwan dito sa Pilipinas para at least wala na silang masyadong gagawin. So, even lumipat sila at isabay na ipagawa yung gate, no problem. Kasi, yun nga po, ang mahalaga tapos na yung loob. Again, I'm Miss Say Caranza po. Ako po yung head broker and also I have 2 best agent na pinagkakatiwalaan po na sumagot ng aking YouTube channel, which is si Sir J. Margallo and si Ma'am Stephanie Francisco. Kasi po, yun po, minsan po hindi po ako nakaka-reply talaga. So, yung our number is already posted in this video po. If you want to do a free tripping with us, our number is already posted here po. Our number is available in Philippine number, Viber, and WhatsApp. You can also add us in Facebook. Yung pakiclick nyo lang po yung description ng video para makita nyo po yung link ng mga Facebook account namin para ma-add nyo po kami and ma-message nyo po kami doon directly. Ayun po, so, ayan, actually, ang ganda talaga ng Callista. Bukod sa masculine po yung kanyang presentation, halata talagang matibay. And, ang tataas ng ceiling, as you can see po, high ceiling po tayo. And in every room, by the way po, hindi ko po nabanggit, meron na pong provision for the AC or aircon. And lahat ng room, meron pong windows. Actually po, sa master's bedroom ko nakita ninyo, ito po, let's go sa master's bedroom. Sa master's bedroom po, ang lalaki ng windows. And talagang, well ventilated po. And yung light talaga naman. Talagang, mafe-feel mo talaga yung Tagaytay breeze dito. Kasi talagang malamig. And, mahangin talaga. Actually, habang tinitake yung video na to, nagkakalampagan nga po yung yung mga pintuan. Ayan, so you can see po, meron na rin po tayong screen sa mga windows. Even, nandito tayo sa second floor. Kasi before po, ang turnover talaga ni Callista, ang screen is nasa baba lang. And, ayun po. By the way po, sa ground floor nga po pala, naka-grills na yung mga windows. So, talagang, di ba po, kahit wala pang gate, since naka-grills naman na siya, pwede na po talaga siyang lipatan. And by the way po, yung security natin dito is mahigpit talaga. So, hindi basta-basta makakapasok yung mga hindi homeowner dito or yung car walang sticker ng face kasi chine-check po yun ng guard. And by the way po, kung meron po kayong expected na bisita, pakisabihan po yung guard ninyo para po at least po mapapasok po sila. Pero mag-iiwan sila ng IDs. Callista is available ng pre-selling and ready for occupancy. Pag pre-selling po, standard turnover po yun means itatayo pa lang yung unit or ongoing pa yung construction. Usually po, 24 months ang turnover and yung down payment, pwede nyo po siyang bayaran ng 15 months to pay. Ang pre-selling po, kagandahan dito, matatrack nyo yung milestone or yung time frame na kung kailan matatapos yung unit ninyo. Usually po, on the 8th to 9th month na nagbabayad kayo ng down payment, construction permit and construction will be started na rin. And on the 17th month, 100% constructed na yung unit ninyo. So, yun ang kagandahan natatrack ninyo Kasi, not every developer can do that. Pero kasi nga po, this is Sabella. And actually, pinapaubos na lang po talaga din yung mga available dito. This is a few units left. So, ayun po, sinasabi ko na po sa inyo. Unahan na po dito. Ayun. So, pag ready for occupancy naman, meaning to say po noon, nakatayo na yung unit, pwede nang lipatan. And the down payment can only be paid in 3 months to maximum of 6 months to pay. Ayun, then once approved na, both sa pre-selling and ready for occupancy, pag done na po yung down payment, pagtapos nyo na pong bayaran, and also pag complete na po ninyo yung requirements, ipapa-approve na po yan sa bank or pag-ibig financing or national homes kung saan man po yung napili ninyong financing na ilo-loan yung ating property po. Ayun, so once na approved na po, dun palang mag-start yung inyong monthly amortization. And syempre, pag na-approve na po, that's the time na pwede na po ninyong malipatan yung property. Usually po, the turnover or the move-in process will take about 30 to 45 days from the date of your
of your ano po, approval. Ayun, medyo mahaba yung vlog ko po, pero yun po, pero sa lahat ng subscriber ko po, alam na po nila yan na pag diniscuss ko, na pag diblinag ko siya, I want to be more ano po, i-discuss ko na lahat. Total po, kaya nga po kayo nanonood ng vlog because you want to be knowledgeable about the property that you wanted to invest. Syempre po, especially sa mga OFW buyer, I understand po na na nasa ibang bansa nga po kayo. Kaya as much as possible, you want na sana malaman nyo na lahat-lahat. Para at least, ang gagawin na lang ng family ninyo is to do the tripping, sign the documents, pay the reservation, and wait for the turnover of the unit. Ayun po. So ito lang ang pinapakita ko sa inyo ngayon, right now, is the model unit of Callista. This is just to give you an idea kung paano po ninyo mas pagagandahin yung unit once na-turnover na po sa inyo ito. So ang kagandahan nga po dito, single attached eh. So you can have at least 1 to 2 car garage. And yung extra lot pa sa gilid and sa likod, pwede nyo siyang i-extend for your additional room. Pero parang redundant na, no? Kasi may room na po sa baba. And anyway, this is already a 4-bedroom. So, might be yung extra lot, pwede na lang pong garden. Or if you want a big kitchen, especially po sa mga mommies na mahilig din magluto and gusto ng mas more space, you can do the extension na lang sa gilid and likod for your kitchen. Ayun. So, let's go inside po para at least you would have the idea kung paano po inayos to. Actually, sobrang dali niyang ayusan. Na kahit nga, hindi ka magpa-interior design, magandang-maganda na yung bahay eh. Majority po kasi ng mga bumibili or nag-i-invest ng property dito sa Sabella, usually po mga OFW. First time po nakukuha ng family home for their, ano, for their loved ones. Ayun po. So, number one requirements po natin kung OFW po kayo, didiscuss ko na rin po yun dito. Habang pinapanag yung interior design ng, ano, ng Callista. Enjoy po muna kayo sa nakikita ninyo, but I will discuss na rin po yung mga requirements na pwede, na kailangan po nating maipasa. So, number one, if you're an OFW client, number one po, kailangan po ninyo magtalaga ng immediate family member, asawa, anak, kapatid, magulang, na nag-e-edad ng 21 years old up to 55 years old. Sila po yung ititripping namin. And pipirma ng documents in behalf po ninyo. Sila rin po yung magbabayad ng reservation fee sa developer cashier's office. Meron po kaming site office dito mismo sa site. Then sila rin yung magsasign ng documents in behalf po ninyo. Then, basic requirements, 2 valid ID, Philippine government ID po ha. Then 4 pieces 1x1 IT picture. Certificate of employment and job contract. And also, 3-month payslip po, hihingin din po namin sa inyo yun. Pwede nyo po yung scan and email na lang po sa akin para po kami na yung magpiprint and dadali na lang namin in that time ng tripping po. We have many OFW clients na gusto na lang sana mag-online reservation and no need na din daw po mag-tripping. Pero bawal po kasi yon sa developer. So, kailangan po talaga na maitripping namin yung magiging representative ninyo dito sa Pilipinas kasi may konting interview na gagawin. And para po syempre ma-avoid yung mga question na hindi pa po masagot. Ayun. So then the mode of payment po dito, yung usual mode of payment ng lahat ng developer and lahat ng subdivision is actually through post-dated check. Di ba po ang down payment is payable ng 15 months? Kung 15 months to pay po yung down payment, mag-i-issue po kayo ng ano, yung representative po ninyo, pag-o-openin namin siya ng checking account in any bank of choice or kung saan mo po siya depositor. Yung checking account po, kailangan po yun sa pagbabayad ng down payment. Kung 15 months to pay yung down payment, mag-i-issue po siya ng 15 checks na nakapangalan sa developer and dun po siya maghuhulog ng kanyang monthly, ng inyong monthly down payment. Kunyari, nag-reserve po kayo ng January 20, ang magiging ano po, February 20, ang magiging monthly down payment ninyo will be every 20th of the month. So, February 20, the first monthly down payment will be January, February, March 20 hanggang matapos ninyo yung 15 months to pay. So, ganun po siya. Papondohan po siya at least 2 to 3 days before po mag-due yung down payment para less hassle din po dun sa representative ninyo na no need na pumunta pa sa developer para lang magbayad ng down payment and mandatory requirements po siya. Ayun po, so I hope nag-e-enjoy po kayo sa napapanood ninyo ngayon. Ayun po. And also,
one of the mandatory requirements is SPA form. Yung SPA form po, or Special Power of Attorney, it is a legal documents na nagsasabi po na wala po kayo dito sa Pilipinas at nasa ibang bansa. So, bibigyan po namin ng copy ang inyong representative para mapirmahan niya at ipapadala po niya sa inyo sa ibang bansa upang mapirmahan ninyo at ipapakonsularize po ninyo sa Philippine Embassy natin sa bansang pinag-workan ninyo. At pwede niyo pong ipadala na yan diretso sa akin para ako na po yung magpapasa sa developer. Ayun, so, ayun po. So, ganun lang naman po yung process na pagkuha natin ng bahay para po, ayun po. So, I hope na nakakatulong po ang aking team. If you think po na nakakatulong po yung vlog na to para ma-enlighten kayo sa proseso ng tamang pagkuha ng bahay. Ayun, so please, pakilike na rin po to and please subscribe to my channel. By the way po, again, I'm Miss Sai Caranza. I'm the head broker. You can add me sa Facebook, you can contact me in my Philippine number, Viber, WhatsApp, Telegram. And also, I have 2 best agent na pinagkakatiwala ang sumagot ng YouTube channel ko na ito. Again, si Miss Stephanie Francisco and si Sir J. Margallo, they are my best agent po na pwede pa pong mag-assist sa inyo. Kasi po, minsan po, nasa tripping po ako at hindi ko po nasasagot minsan yung calls. Our number is already posted in this video. Paki-message nyo na lang po kami doon. And, ayun po, maraming salamat po sa panonood ng aking 21 minutes video. And ayun po, God bless po sa ating lahat and ingat po muna tayong lahat. Again, thank you po. Bye-bye po.